Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa May Ayala Avenue. Pupuntahan natin at magbibigay tayo ng latest na update sa mga bagong proyekto dito sa Makati City, mga luxury residential condominium at office buildings. Andito tayo ngayon sa harap ng The Estate. Ito ay proyekto ng SMDC at ng Federal Land. Isa ito sa magiging pinakamataas na residential building dito sa Ayala Avenue. So ayan guys, ito na ang latest na update. Halos umabot na yung taas nito sa katabing high-rise hotel na Discovery Premier. Pero kapag natapos na ang The Estate, mas mataas pa yan sa katabing building. Ito ay magkakaroon ng 54 na floors at may taas na 300 meters. Nasa 10 billion pesos ang budget para sa proyektong ito. Ang The Estate, isang luxury residential condominium. Puntahan naman natin yung iba pa mga buildings na tinatayo ngayon dito sa Makati City. Ang Park Central Towers, ang bagong BPI Tower, at magbibigay din tayo ng update sa Ayala Triangle Gardens Tower 2. Dito sa Ayala Avenue, makikita ang karamihan sa mga underpass sa Makati City. Maganda at malinis yung mga underpass dito sa Makati. Meron pa itong mga escalator at mural. Andito na tayo sa harap ng The Peninsula Hotel, isa sa mga iconic 5-star hotel dito sa Makati City. Meron akong nabalitaan dati na magkakaroon din daw ng redevelopment dito sa area kung saan nakatayo ang Peninsula Hotel. Pero hindi pa yan mangyayari sa ngayon, siguro sa mga susunod na mga taon. Dito naman sa kabila, makikita natin ang Ayala Triangle Gardens Tower 2. Dalawang building ang tinayo dyan, isang office tower at isang hotel. Andito na tayo sa Ayala Triangle Gardens Tower 2. Napakaganda ng paggagawa ng landscaping dito sa baba ng dalawang buildings. Maganda rin ang pagkakadesign ng proyektong ito. Bukod sa dalawang high-rise building, meron dito sa baba na commercial area kung saan may mga restaurants at supermarket. Yung building naman dito sa kaliwa ang magiging bagong Mandarin Oriental Hotel.
Isa sa pinakamagandang park dito sa Makati City ang Ayala Triangle Garden. May ongoing project din na ginagawa dito sa gilid ng garden. Ang building na ito ang magiging bagong 5-star hotel. Mamaya pupunta tayo dun sa harap at titingnan natin kung operational na ba ang bagong Mandarin Oriental Hotel. Iba talaga ang dating kapag ang proyekto ay isang Ayala project. Karamihan sa mga proyekto nila, mapa-shopping mall man yan o office building, meron talaga mga greeneries, park at gardens. Andito na tayo sa harap, tingnan natin kung nagbukas na ba ang bagong 5-star hotel, ang Mandarin Oriental. So ayan guys, hanggang sa ngayon, hindi pa rin operational ang bagong Mandarin Oriental Hotel. Siguro by next year pa magbubukas ang bagong hotel dito. Abangan na lang natin sa mga susunod na updates. Dito naman tayo sa Ultra Luxury Residential Condominium Project ng Ayala Land, ang Park Central Towers. Ayan, makikita naman natin ang latest na progress sa proyektong ito. Diyan nakatayo dati ang lumang Mandarin Oriental Hotel na lilipat na dito sa bago nitong location. Dalawang high-rise residential tower ang tinatayo dito, ang Park Central Towers North at South Tower. Isa sa mga bayani ng ating bansa, si Sultan Kudarat. Ito ang kanyang monument dito sa harap ng Ayala Triangle Gardens Tower 2. Iba talaga ang dating kapag glass ang isang high-rise building. Kahit hindi man ito super tall, katulad sa mga building sa New York, iconic at world-class pa rin ang dating.
Balik tayo dito sa Park Central Towers. Malapit na rin palang matapos ang proyektong ito. Ilang buwan ang nakaraan na mag-top off na ang North Tower. Samantala, malapit na rin palang matapos ang South Tower. Ito ay ultra-luxury residential building, ibig sabihin sobrang mahal na mga units ng Park Central Towers. Ang North Tower ay may 69 na floors. Ang South Tower naman ay may at least 65 floors kung hindi ako nagkakamali. Dominated ngayon ng mga Ayala Projects ang sentro ng Makati City. Isa pang pupuntahan natin ang magiging bagong headquarters ng Bank of the Philippine Islands, isa sa mga company ng Ayala, ang bagong BPI Tower. Slim at curved ang disenyo ng dalawang buildings dito sa Ayala Triangle Gardens Tower 2. Andito na tayo sa kabilang side ng Ayala Triangle Garden. Dito pa rin sa may Paseo de Rojas. Papunta naman tayo dito sa likod sa may De La Rosa Street, kung saan kasalukuyan ang sinisimulan ang bagong headquarters ng BPI. Ito yata ang pinakamalawak na underpass dito sa Makati City. Okay naman ang mga underpass para sa isang syudad, pero nakakapagod din yung pag-aakyat baba, lalo na kapag hindi gumagana yung mga escalators. So ayan guys, dito itatayo ang bagong BPI Tower. Sisimulan ng itayo ang magiging bagong headquarters ng Bank of the Philippine Islands. Pero matagal pa bago matapos ang proyektong ito na inaasahan na magkakaroon ng partial operations sa year 2029 at magiging fully operational sa taong 2030. Maganda rin naman ang magiging disenyo ng bagong BPI Tower, isang world-class na office building. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga proyekto na ginagawa ngayon dito sa Makati City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.